Halos 2,000 square kilometers ang lawak ng Manila Bay. May haba ang baybayin nito ng abot sa 200 kilometro. Sakop ang Region 3, Region 4A at Metro Manila. Karugtong ito ng Ilog Pasig. Noong 2008, iniutos ng Korte Suprema sa 14 na ahensya ng gobyerno sa pangungunan ng Department of Environment and Natural Resources na bumuo ng plano para linisin ang Manila Bay. Dahil dito, itinatag ang Manila Bay Coordinating Office o MBCO para manguna sa kampanya. Dun sa Supreme Court order, ang sabi niya sa DNR is i-ensure niya yung implementation ng operational plan for the Manila Bay cleanup strategy. So, yung plan na yon is andun yung mga strategies and activities on how to clean up Manila Bay. So, ang work niya is ensure yung implementation nun. Kasama sa plano na bawasan ang basura at alisin ang informal settlers sa paligid ng Manila Bay. Binigyan sila ng 10 taon para gawin ito. Dalawang taon lang nangingisda sa Manila Bay si Romel. Dati siyang driver ng pedicab sa Maynila. Paprika ako sa Kandilaan, sa Valenzuela, bago umabot din ng 7 taon. Lumigil ako sa pag-sidecar. Ay, pag-trabaho, nag-sidecar ako sa Baclaran. Sampung taon din ako sa sidecar. Nanawa na ako sa pag-sidecar kasi wala namang talagang sapat na kita. Nahihirapan na raw makita ni Romel ang ilalim ng Manila Bay. Malabo na raw kasi ang tubig dito. Kung minsan, mas marami pa raw ang nakukuha niyang basura kaysa isda. Sa 3 oras niyang pangingisda, isang kanduli lang ang nahuli niya. Mas marami makikita ang basura. Kesa? Isda. Swertehan lang magandang ano ng dagat na hindi maagos, tapos hindi gaano malabo. Ayun, kahit pa paano may huli. Kapag maraming huli ay ibinebenta ni Romel ang isda. Kapag kaunti ay inuuwi niya ito para kainin. Ayon sa DENR, mahigit 900,000 tonelada ng isda ang nakukuha sa Manila Bay noong 1996. Pero pagdating ng 2001, bumaba ng 69% ang huli ng isda rito. Sa halos 10 taong paglilinis sa Manila Bay, wala raw malaking ipinagbago ang tubig nito. Below standard pa rin siya kasi dapat isipin natin na before malinis yung Manila Bay, kailangan ayusin mo yung upstream, yung mga sources. So kung makikita pa rin natin, andyan pa rin yung mga informal settlers. Tapos hindi lahat ng industries, mayroong treatment facilities. Tapos even yung connection natin ng mga sewer lines, diba? Hindi pa rin fully connected. So lahat yun kailangang ayusin. Target ng MBCO na maabot ang class level SB kung saan ang kalidad ng tubig ay maaring paliguan at pwede nang mag-alaga ng mga isda tulad ng bangus. Hindi naabot ang target. Noong Disyembre 2016, iniutos ng Korte Suprema na palawigin pa ang paglilinis ng Manila Bay. Ipapractice natin yung 1 year before. Kasalukuyang naglalatag ng bagong plano ang MBCO para dito. So yun yung ginagawa namin ngayon. So nagkaroon ng series of consultation, workshops, na draft na yung plan.
using the logical framework, parang outcome, tapos output, ano yung mga activities. May mga measurable targets na kung ano yun. And then, from there on, siguro pwede nang mag-build on yung mga succeeding ano plans. Hanggang 2022, ipagpapatuloy ang operational plan for Manila Bay Coastal Strategy. 80 milyong piso ang pondo kada taon para dito. Ayon sa MBCO, ang problema sa mga illegal na nakatira sa gilid ng Pasig ang pinakamahirap solusyonan. Kasi ito, may i-uproot ka eh. Tsaka yung culture ng Filipino, di ba? Yung livelihood, kailangan nando lahat, schools, and ano, mas maraming kailangan support mechanisms. Problema rin nila ang malalaking kumpanya na ginagawang basurahan ang ilog. Mahaba raw kasi ang proseso ng pagdinig sa mga kaso bago maipasara ang mga ito. Actually, ang nagsiset by law is the Environmental Management Bureau. Yung sa Water Code at saka yung Clean Water Act. So sila yun. Tapos sila rin yung, kaya kasama rin sila sa mandamus agencies under DNR. Kasi sila yung nagmo-monitor at saka nagbibigay ng mga discharge permits. Malayo pa sa inaasam na kalidad ng tubig ang estado ng Manila Bay ngayon. Enero 2019, sinimulan ang malawakang paglilinis sa Manila Bay. Halos 5,000 empleyado mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno at mga volunteer ang dumalo rito. Unang araw pa lang, 11 truck na ng basura ang nakuha. Naglabas din ang Laguna Lake Development Authority o LLDA ng cease and desist orders sa mga gusaling direktang naglalabas ng tubig sa Manila Bay. May mga notice of violation din sa mga gusali na walang maayos na wastewater facilities. Ilang araw matapos ang clean-up drive, may ilan ang naliligo sa Baseco. Pero ayon sa DENR, hindi pa ito dapat paliguan. Ayon sa DENR, tatlong bahagi ang ginagawang paglilinis sa Manila Bay. Unang nililinis, ang kalidad ng tubig. Inaayos din ang mga daluyan ng tubig sa Metro Manila at inaalis sa tabi ng mga ilog ang mga informal settler. Patuloy din ang pagkalat ng impormasyon kung paano mapapadatiling malinis ang Manila Bay. Aabot sa 47 billion pesos daw ang kakailanganin ng gobyerno para sa rehabilitasyon nito. Patuloy naman ang clean-up drive, alas 7 ng umaga, tuwing Sabado.